guys, welcome back to my YouTube channels. Ayun guys, magkukwento na naman tayo ng joke. Tungkol naman to kay ano, kay Juan at saka kay Pedro. Guys, itong magkaibigan to sila, si Juan at saka si Pedro guys. So ngayon nakatira yan sila sa tabing dagat. So doon sa kanila guys, maraming mga sima na ano, yung nasa gitna ng dagat yung mga barko nila, tapos mababa sila sa tabi, mamamasyal. So ngayon, marami din yung nagbibinta sila ng mga goods doon, yung mga pamaypay, yung mga kung anong-anong mga pasalubong na may mga bumibili doon guys na mga ano, puruner. Ito naman si Juan at saka si Pedro guys, gumawa sila ng paraan kasi wala silang pera para makabinta sila ng medyo malaki-laki. So ang tinutumbok nila yung mga kapitan ng mga yung mga sima na malalaking barko ng mga kapitan. Yun ang puntarya nila para magkapira sila. O binibintahan nila ng mga kung ano-ano, yung mga itak, ganoon, mga sundang kung tawagin, yung mga souvenir ba guys? Pang-ano. Ito ngayon, nagplano tong dalawa si Juan guys. Tsaka si Pedro. Sabi ni Juan, oh, bumili ka doon sa palengke ng ano, ng tito ng baboy. Tsaka dugo. Ano naman natin yun? Bumili ka doon. Gagawa tayo ng paraan para magkapira tayo. So ito ngayon guys. Bumili ngayon to si Pedro doon sa palengke ng tito ng baboy. Tsaka dugo. Sabi ni Pedro, siguro magdinuguan si Juan. Sabi ni Pedro, siguro magduguan siguro yun. Ibibinta niya sa mga dayuhan. Sabi, bumili siya ngayon guys. Tapos sa pagdating naman doon ni Pedro, sabi, Pedro, halika dito. Nagawa tayo ng paraan para tayo kumita. Medyo malaki-laki. Kasi kailangan natin ng pira, sabi ni Juan. Sabi ni Pedro, anong gagawin ko? Sige. Yung dugo, ilagay mo sa plastic. Talimiigi. Tapos, salpak mo dyan sa balon-balona ng baboy. Yung tito ba guys? Yan, ganyan. Tapos, mamaya, pag dumaong yung mga tauhan ng mga sa barko, yung mga seaman, pag dumaong, magbibinta tayo ng ano, yung mga souvenir ng mga itak. Sabi na, eh, si Pedro, ginawa niya yun guys, sabi niya. Tapos magsuot ka ng malaking jacket mamaya ha. Sabi naman ni Juan guys. Sinunod naman ni Pedro. Sabi ni Juan, yung tito ng baboy, ipitin mo yan sa kilikili mo. Magsuot ka ng jacket na malaki. Lagay mo yan. Ano, nandun na yung dugo guys. Sabi ni Pedro, maloko talaga ito si Juan. Akala ko dinuguan yung lulutuin, yung pala. Kikilawin siguro to o kaya iinumin. Sabi ni Pedro. Ito, babaunin ko ito, malangsay. Sabi. Inipit-ipit niya ngayon guys, ano? Yung sa kilikili nandito. Yanan. Magkasama na sila ni Pedro. Ngayon, dumaong na yung mga siman. Masyal-masyal nandun sa gilid. Ito naman si Juan. Daladala na yung sundang niya guys. Yung mga Batangas style, yung mga paganon. Ikot. Daladala na. Nilalako niya na. Sabi na, samahan mo ako. Sabi. Samahan mo naman si Pedro guys. So, pagdating doon, no, nagbabaan na. Yung mga siman. E kung anong mga burluloy guys. Eh, mga tinda-tinda. Yung mga souvenir eh. So, ngayon, na salubong ni Juan yung ano guys, yung kapitan ng barko. Sabi ni Juan, sir, baka pwede naman kayong bumili dito sa itak ko na pag souvenir lang pag uwi nyo doon. Itong itang na to, sir, ganito lang to, pero hindi man basta-basta makapatay ng tao ito. Sabi na, bilhin mo lang pa souvenir, medyo mahal ito kasi may pagka-magic tong sundang na ito. Yung sundang kung sa Bisaya guys eh, sundang eh. Sabi naman ng kapitan, ano yan? Matindi ito. Baka pwede kang bumili. May magic ito eh.
Sabi, sabi kay, may magic to. Sabi. Sabi, gusto mo sir eh. Yung kapitan sa barko, gusto mo sir eh. I-testing ko dyan sa tao na yan eh. Kunyari, hindi sila magkakakilala ni Pedro. Gusto mo, i-testing ko dyan. Saksakin ko yan eh. Mag-magic yan, labas ang dugo, pero hindi mamamatay. Kasi may magic ito eh. Sabi ni Juan ngayon. Maloko to si Juan eh. Sabi niya, sige nga, sabi naman ng kapitan, sige nga. Eh pagka hindi mamatay yan, bibilhin ko yan. Sabi ng kapitan. Okay, sige sir. Ayun nga na. Oh, Pedro, umarap ka sa akin. Umarap si Pedro ngayon. Sinaksak dito sa puno ng kilikilig eh. Nandun yung dugo at saka yung ano. Yung tito ng baboy. Pagtusok. Talsik yung dugo kayo. Talsikan eh. Parang wala lang. Parang wala lang kay Pedro eh. Ayan sir. Napatunayan ko na. Wala yan. Hindi basta-basta. Ito, pag souvenir ito, pero may magic. Medyo kamahalan nga ito. Kasi may magic itong itak na ito eh. Sundang eh. Oo nga no. Nadali yung kapitan. Bibili. Magkano ba yan? Ay, mura lang. 1.5 lang to. Sabi na. Binili ng kapitan guys. 1.5. 1.5 mura. 1.5 lang. Sabi. Hindi binili ngayon guys. Hindi bumalik na yung kapitan ngayon doon sa barko. Sabi. Ano lang eh. Namimili lang ang souvenir doon sa gilid ng ano. Bumalik ngayon guys. Ito ngayon. Pagka umagahan. Yung kusinero ng kapitan ng barko guys. Yung kusinero. Ang tagal-tagal magising. Eh yung kapitan, gutom na. Parang tantagal mo magising. Eh, gutom na ako, magsaing ka na, sabi. Tagal lang sir, sabi. Ang tamad-tamad mo eh. Gusto mo, saksaking kita dyan eh. Pero huwag kang mag-alala, may magic naman itong nabili ko kahapon kasi nung sinaksak yung isang tao doon, tumalsig lang yung dugo, buhay na buhay. Sabi. Gusto mo, itry ko sa'yo. Tagal-tagal mo maangon guys. Sinaksak guys, tinamaan din sa dibdib. Tagos eh. Hindi ka mamamatay, sabi na. May magic ito, sabi. Sabi guys. Maya-maya, tumirik yung mata nung kusinero guys. Disgrasya yung kapitan. Patay. Akala niya may magic eh. Nadali lang ni Juan. Tsaka ni Pedro eh. Nakulong guys. Nakulong yung kapitan. Patay. Akala niya ba magic eh. Eh tinira talaga eh. Walang sinukbit na ano eh. Tito ng baboy eh. Kulong yung kapitan guys. Nadisgrasya. Naisahan naman siya ni Juan. Juan pusong talaga eh. Laging nag-iisa eh. Ayan guys. Huwag kalimutan like and share. Subscribe. Para lahat ng joke ni Katulits updated kayo guys. Okay. Thank you. I love you. Bye-bye.